Welcome back to another vlog. As you can see, wala tayong lip product today dahil magli-lip swatches tayo. So, ito yung famous sa TikTok na Bare and Bliss Berry Makes Comfort Lip Matte. Ayan, lahat ng shades meron ako dito. So, if you wanna know my thoughts about it, then keep on watching. Pasensya na kayo guys kung iba yung boses ko today kasi medyo may ubo tayo ngayon. I have here yung kanilang 6 shades. Ayan. Ito yung itsura ng packaging niya. Ayan. Super cute. Very Korean yung itsura. Holo dyan. Tapos ganyan. This one is designed in Korea. A silky matte color envelope with a subtle scent of berry and enriched with macadamia oil, vitamin E, and HA that helps to plump and nourish lips. Merong expiration pinaka-box. Ayan yung information niya sa likod. Explain ko lang yung BNB. Bare Essential Australian Macadamia Organic Oil, Vitamin E, and Hyaluronic Acid for plump and moist lips. No harm. Cruelty-free, paraben-free, alcohol-free, mineral oil-free, phthalates-free, talc-free, BHA, BHT-free, and also gluten-free. Yeah, so, bliss moments. I love 3 things in the world. Berry, creamy, and you. Berry for scent, creamy for matte, and you forever. Taray naman pala. Korean products to. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba para makita nyo. Meron ba sila iba-ibang products? So, let me know kung gusto nyong itry ko. So, sorry, medyo paos ako today. So, tignan natin kung bakit ba to viral sa TikTok or kung hype lang ba, kung worth the hype ba siya. Kasi this one cost for 399 sa Shopee. 171 na lang kasi naka-sale. So, mag-abang-abang kayo ng sale. Lalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba. So, unahin na muna natin ito. Si Berry Set. Ito yung unang shade. Ayan. 01 Berry Set. Tingnan natin. Oh, so paano ba ito bubuksan? Ayun ang tanong. Hindi ko alam ang paano babuksan ito eh. Ayan! Yan. Ooh! Nice! I love the packaging. Meron akong nireview yung parang ganitong packaging sa galing sa Yes Style yun. I forgot kung anong lipstick yun pero gantong-ganto yung itsura ng packaging. Super nice. Very Korean. BNB's and feeling ko ito sa taas is yung color mismo nung pinaka-shade. Sealed siya guys. Naka-open yan. Ibig sabihin nabuksan na yung product nyo. Yes! Ayan. May shade yan. Let's see kung maganda ba talaga to. Open ko na siya. And normal one pero medyo mahaba ng konti and slanted ng konte. Ayan. Manipis ng konte. Ayan. Puro konte. I mean, hindi siya yung normal na one na nakikita ko dito sa Pinas. Medyo malaki yung pinaka-one niya. Ooh! Amoy fruity ng konte pero hindi ko masyado maamoy kasi nga may sipon ako ngayon, guys. Patuyuin ko lang konte and tignan ko kung matte ba yung magiging itsura niya. Kasi diba matte yung pangalan niya. Nainip na ako and as you can see, may shine pa dyan na naiiwan. So, itry na natin sa lips natin. Try ko muna ng konti lang para makita nyo. Kasi usually ganito siya ginagamit. Yung parang pang ombre or gradient lips. Tagal ko na gusto itry ito, finally. Ito, try ko. Kaamoy niya yung peri-pera. Peri-peri. Chicken pala yung peri-pera. Pero ayan siya guys. Wala akong maramdaman halo. Hindi niya natakpan yung darker lips ko. Dito bagay yung kulay sa akin. So let's see kung transfer proof. Meron nagda-transfer ng konting-konti lang. Pero hindi naman niya nagalaw ng sobra. Let's see, ipu-full lip ko na para mas makita nyo. For me, hindi siya fully matte na matte. Meron pa rin shine yung nasa kamay ko. Eh, naantayin ko lang matuyo talaga ng konting-konti. I-glide pa ako nararamdaman sa kanya. So, hindi siya matte. Parang satin matte yung finish niya. Or hindi ko alam kung anong finish to. Pero napansin ko is sheer lang yung coverage niya. Kasi sobrang itim ng labi ko. Eh, sa kulay na to ha. Pansin ko pa din yung ano ko, darker lips ko, guys. Parang lumalabas pa din yung pagka-darker lips ko. It's
nakakaraan lang siya sa labi, guys. And yun nga, hindi siya fully matte for me. May moisture pa din na naiiwan, so which is I like. And yun lang, hindi niya sobrang natatakpan yung darker areas ko. Pero baka dito sa kulay lang na to. Tama ako, medyo kakulay niya yung nasa sa bote. Feeling ko na set na yan eh. So, itetest ko kung may transfer. Yes. Meron transfer, guys. Parang fake news eh, nasa TikTok. Sabi daw to, transfer proof daw to. Baka siguro ito yung excess. Tignan ko ulit dito. Meron pa rin, guys. Meron pa din. Pero, di naman yung sobrang natanggal yung nasa labi ko. Tatanggalin ko na muna siya ng normal na wipe. Ba siya? Ayan o, mabilis lang siya matanggal, guys. Medyo kakaiba yung formula niya for me, ha? So, yung formula niya, hindi sobrang nakaka-dry sa labi. Feeling ko ganito yung mga usual na lip tint sa Korea kasi di ba malamig noon and kailangan nila ng moisture sa labi. Next is 02 Pink Soul. Sana may magustuhan ako sa kulay nila. Parang pang mapuputi yung mga kulay nila. And as you can see, magkaiba yung color nila sa pinaka-itaas. And siya, parang medyo pinkish peach siya, no? Ayan. And, oh, diba, parang peach siya. Pagkita nyo, konti lang muna yung ilalagay ko, ah. Ganyan lang. Mm-hmm. Tapos, mapupuno niya na yung labi ko, diba? Mm-hmm. Sobrang dali niyang i-glide, I swear. Sobrang moisturizing niya sa, ano, sa labi. I love it. Ooh, nice tong kulay na to, ah. Ganda. So, ayan na siya. Lang konting-konti lang. Super nice nitong color na to. Bagay siya sa makeup look ko. Kala ko dito, peach siya. Parang road to orange na. Pero nung nilagay ko siya dito, naging kulay pink siya sa labi ko. In fairness naman, parang siyang nude pink. I-full lip ko lang para mas makita nyo. Tingin ko talaga satin matte yung finish nito. Hindi kasi velvet yung feels eh. Mas manipis pa sa velvet. Alam nyo yun? Kasi may glide pa ako na konti na naramdaman pero hindi naman siya bothering at all. For dry lips, guys, this is for you. Manarecommend ko to kung super dry lagi ng labi nyo. Dalawang swatch na ako, ganun pa rin talaga siya. May shine pa din siya, hindi siya matte talaga. Next color is 03 Peach Around. Ito na talaga yung parang feeling ko, kulay ma-orange na siya sa ako. Ito na siya, kulay orange na siya dahil. Ayan, o diba? Hindi lang muna yung ilalagay ko, guys. And hindi niya na-emphasize yung mga dry areas ko. Talagang minumoisture niya nga lang talaga. Ay! Ooh! Sobrang sarap sa labi. Tinatakpan yung mga darker areas ko pero ayan na siya. Maganda siya in fairness yung kulay na to. Siguro pag heavy pa yung makeup ko, bagay ito. Ipo-full up ko na para mas makita nyo. Parang feeling ko sobra-sobra lagi yung nandito sa one. Medyo patchy itong kulay na to sa akin, lalo sa mga sa inner. Next shade is 04 Maple Mingle. Ang Maple Mingles, para siyang ano, terracotta ang kanyang itsura. Let's see. Ito siya, oh, di ba? Wala yun dito kasi dumikit sa kama. Let's see kung bagay si Maple Mingle sa akin. Unang swipe lang muna, ganyan. Ito yung mga shade na gusto ng mga Pinay. Ayan na siya ng konti lang. Gawin pa natin na fully para mas makita nyo kung ano yung kulay niya. Orange talaga siya dahil. Next is si Brown Avenue. Yung brownish pink, no? Yung kulay dito. Pero let's see. Sana maganda itong kulay na ito. Ayan. Ito yung pinakaiba nila ni Maple. So, nakikita nyo ba yung difference nilang dalawa? Ooh! Ganda! And parang mas maganda to compared dun sa 04. Let's see. Mas maganda to, guys. Mas maganda to, lalo if morena ka. So, i-full lip na natin para mas makita nyo. Grabe, sobrang dami nung nakukuha ng wand. Yes, yes, I love this. Very morena friendly. Finally,
for our last color is si 06 Chapter Nude. So it, oh my god, mukhang maganda to ah. Shucks ah. Chapter Nude, kung maganda ba siya, kung papasok ba siya. Oh, nice. Naaalala ko dito sa kulay na to, yung Maybelline na lip gloss na nag-iisa kong lip gloss. So let's see kung ganun yung kulay niya. Ayan, ganyan lang muna. Uy! Parang MLBB. Parang kakulay lang nung labi ko. Parang wala halos nangyari kasi parang kakulay lang siya ng labi ko. Oh my god. Wait lang. I-full lip ko nga para mas makita. Oh my god, this is so nice. Itong kulay na to. Oh my god. Ang ganda! Ang ganda sa wakas. Kala ko wala akong magugustuhang kulay. Lalo in person, sobrang ganda nitong kulay na to. Oh my god, I'm so in love. Bago ko sabihin sa inyo yung final thoughts ko, sabihin ko muna sa inyo yung top 3 colors ko. 02, 05, and 06. Top 3 and top 1 ko, itong si 06. Ang bagay na bagay siya sa labi ko. Parang MLBB lang siya ng labi ko. Ang ganda. Ang ganda. I love it. Tanggalin ko muna yung nasa kamay ko. Normal na wipes lang. Let's see kung matatanggal siya. Tingnan natin. Ayan. Natatanggal siya agad, guys. Kasi nga, hindi naman siya sobrang matte na matte eh. Ayan o. Pero nag-iwan siya ng stain. Medyo kakaiba yung formula niya for me nung na-try ko. Kasi nung this past few, yung mga nakaraang nililip swatches ko is halos same ng formula. Pero this one, medyo naiba siya. As you can see, may shine pa siyang naiiwan. Hindi siya totally matte naman. Nag-iwan siya ng moisture sa labi mo. Kung dry yung lips mo, bagay na bagay to sa'yo, guys. Mare-recommend ko to, lalo sa mga dry yung lips, guys. Second is, hindi siya transfer-proof, guys. Nakikita ko sa TikTok, transfer-proof daw eh. O, ayan. Try na ulit natin. Natuyo na siya. Tatry ko dito sa gitna kasi meron na magkabilaan. Oh, ayan. Meron talaga siyang transfer. Naiwan pa rin naman siya na color. Pero hindi niya sobrang na-wash off yung color. Pero feeling ko, hindi ito maglalas talaga na whole day. For me, yung finish niya, hindi siya pang matagalan. Next is yung shade range. Sana mas palawakin pa nila yung shades nila. Utang na loob. Ang ganda sana. May hinahanap akong shade na maganda. Kasi bias nga ako sa pink. So, ayun. Parang nakulangan ako sa shade range nila. Magaganda naman din. Pero, ayun. Nakulangan lang talaga ako sa. Maganda siya pang gradient lang, natural look lang, everyday makeup look. I-achieve mo yung Korean or fresh makeup look. Pero kung ano ka lagi, full package ka, full package makeup ka lagi, this is not for you kasi nga hindi sobrang fully pigmented nung tint niya. Hindi naman siya mabigat sa labi. In fairness, kahit na may moisture kang nararamdaman sa labi, hindi siya mabigat sa labi. Kung ka, may mararamdaman ka, pero alam mo yung hindi sticky, parang moisture lang talaga. Kanina may mga dry yung nabalat yung labi ko, na moisture niya nawala. Nawala. Pagkapunas ko, natanggal nung wipes. Nagsisale naman sila, guys. Pero, for me, medyo mahal pa rin talaga yung price niya. Meron mga magagandang mura din. Na maganda yung color na bagay sa skin tones. Ilalagay ko na lang yung links nito dyan sa description box. Kung saan nyo pwedeng mabili sa Shopee, sa Lazada, meron sila. Pero, kung gusto nyo pang itry ko yung ibang products nila na nauuso sa TikTok, let me know kung gusto nyo ng full face makeup look with Bare and Bliss. So, I think that is it for today's video. I hope you guys enjoyed and nakatulong ako sa mga naghahanap ng shade nila. Kung nagustuhan mo itong video to, don't forget to like, comment, subscribe, and thank you guys for watching. See you in my next time.